Ito na pala ang buhay ngayon ng dating veteran singer na si Arnel Pineda. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Si Arnel Campaner Pineda, o mas kilala sa tawag bilang si Arnel Pineda. Siya ay isang mahusay na singer at songwriter. Ipinanganak siya sa Sampaloc, Manila, noong September 5, 1967. Ang kanyang mga magulang ay sinaginang Josefina Manansala Campaner at Ginoong Restituto Lising Pineda. Siya ay mas nakilala sa Pilipinas noong 1980 at sa buong mundo noong 2007 bilang lead singer ng American rock band na Journey. Ayon sa kwento ni Arnel, ay hindi gaanong naging maganda ang kanyang buhay kabataan. Sa edad na 13 taong gulang pa lamang daw niya, ang kanyang ina ay pumanaw sa edad na 35 years old matapos ang mahabang laban nito sa sakit sa puso. Ang mga naging gastos daw sa pagpapagamot sa kanyang ina ay nag-iwan sa kanilang pamilya ng malaking pagkakautang. Kasama na dito ang kanilang utang sa upo ng bahay na umabot ng 6 na buwan na hindi nila nabayaran. Hanggang sa dumating na daw sa punto na ang kanilang ama ay hindi na kayang ibigay o magsuporta sa mga pangangailangan ni Arnel Pineda at ng kanyang 3 na kababata na mga kapatid. Kaya dahil sa sobrang hirap ng kanilang kalagayan, ay kinuha na ng mga kamag-anak ng kanyang ama ang kanyang mga kapatid. Dahil dito, ayon kay Arnel, siya ay naiwan na lamang na nag-iisa at binugol ang sumunod na 2 taon na wala siyang tirahan. Ayon sa kanya, noong mga panahong iyon, ay madalas na natutulog lamang siya sa mga pampublikong parke at nag-i-scrap para sa anumang pagkain at inumin na makakaya niya bilhin. Minsan din daw ay inaaya siya mag-stay at matulog sa labas ng bahay ng kanyang kaibigan. Hindi rin nagtagal ay napilitan na rin daw siya na tumigil sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay at naghanap na lamang siya ng trabaho. Ilan sa kanyang mga naging trabaho ay ang pagkokonekta ng mga scrap na metal, pagbebenta ng mga bote at mga dyaryo, at iba pa. Dito ay kumikita siya ng pera, ito ay upang masuportahan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan at para makatulong na rin sa kanyang mga kapatid. Ayon pa kay Arnel, pumupunta din siya sa pier kasama ang kanyang mga kaibigan upang kumuha ng kahit anong trabaho. Ilan nga sa naging trabaho nila doon ay ang paglilinis ng scrap metal, lalo na sa mga barko. Ayon sa kanya, sa mga panahon din na iyon, ay hindi siya palagi na nakakakain. Dumating din siya sa punto na ang isang maliit na biscuit ay pinagkakasya niya sa loob ng 2 araw. Ayon kay Arnel Pineda, ang pagmamahal niya sa musika ay nagsimula sa murang edad pa lamang niya noon. Nagsimula daw siya sumali at kumanta sa maraming paligsahan ng pagkanta noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Ayon sa kanya, noong 1982, sa edad na 15 years old, ay ipinakilala siya sa isang lokal na banda na tinatawag na Eagles at nisali siya dito bilang kanilang bago na singer. Dito ay kinanta niya ang Making Love Out of Nothing at All ng Air Supply at ang kantang Help ng The Beatles. Noong una ay alanganin pa sila dahil sa kakulangan sa practice ni Arnel Pineda. Ngunit ang mga miyembro ng Eagles ay nagulat sa tinig ng boses ni Arnel Pineda matapos nila ito marinig na kumanta. Kaya kinuha siya bilang bagong front ng kanilang banda. Isa sa mga kaibigan niya na miyembro ng banda ay nag-alok na swelduhan siya sa halagang 35 pesos sa isang gabi na mula sa kanyang sariling bulsa. Siya ay inalok din ng isang maliit na kwarto sa ilalim ng hagdanan ng kanilang gitarista para maging tulugan niya. Noong 1986, ang ilan sa mga miyembro ng Eagles band ay nagsama-sama upang mabuo ang bagong pop rock band na Amo. Naging maayos at tagumpay ang grupo sa pag-cover ng mga kanta ng mga hit group na Heart, Queen, at Journey. Noong 1988, ang kanilang banda ay nanalo sa isang contest sa Pilipinas sa Yamaha World Band Explosion Contest. Yun nga lang ay na-disqualified sila sa finals dahil sa isang technical problem. Ang naturang kaganapan ay nabalita sa TV
sa buong Asia, at pinalawak nito ang kanilang fanbase. Ang kanilang banda ay nagpatuloy sa pagtatanghal sa isang sikat na club at arena sa buong Pilipinas. Noong 1990, ay bumuo ng banda ang Amo, na tinawag na Intensity 5, upang muling sumali sa Yamaha World Band Explosion Contest. Ayon sa kanya, siya ay nanalo dito bilang Best Band Vocalist at ang kanilang banda ay pumasok bilang First Runner-Up. Hindi nagtagal ay sa kaparehong taon, lima sa mga orihinal na miyembro ng Amo ay humiwalay sa leader ng kanilang banda. Si Ulysses Atlang ay bumuo ng isa pang banda na pinangalanan na New Age. Ito ay nabuo bago ang paglabas ng nag-iisang album ng bandang Amo na inilabas noong 1990 at may title na ang tunay na Amo, The Real Master. Ang mga natitirang miyembro ng Amo Band ay nagpatuloy sa banda at naging The Boss Band. Ang banda naman ni Arnel Pineda na New Age ay regular na tumugtog sa Fire and Rain sa Makati City. Ayon sa kanya, ay noong 1991, sa panahon ng isa sa mga pagpe-perform nila, ay nakita siya ng isang talent agent at ang kanilang buong banda na New Age. Hiniling sa kanila na magpunta sila sa Hong Kong upang mag-perform sa isang tanyag na entertainment restaurant na tinatawag na Grammys. Kaya naman dahil dito, ang banda ay naghanda at umalis ng Pilipinas papuntang Hong Kong. Kasama ang New Age, ay nag-perform si Arnel Pineda ng 6 na gabi sa isang linggo mula Martes hanggang Linggo sa loob ng maraming taon. Noong 1994, matapos ang isang matagal na seryosong relasyon, ay nabigo si Arnel Pineda. Ayon sa kanya, siya ay nagdusa ng mga problema sa kanyang kalusugan at ito ay nagdulot ng muntikang pagkasira ng kanyang boses. Pagkatapos ay bumalik na siya ng Pilipinas. Doon ay 6 na buwan siya na nagpagaling at siya ay muling nakabalik sa pag-awit. Ayon sa kanya, siya ay bumalik sa Hong Kong upang ipagpatuloy ang kanyang pagkanta na kasama ang kanyang banda. Ang kanyang album ay self-titled na Arnel Pineda. Karamihan sa 10 orihinal na mga kanta ng album niya ay mabagal na mga ballads na may laman na 2 masiglang kanta, habang ang isa naman ay nagdadala ng estilong Latin. Ang isa sa mga kanta na ito ay ang Iiyak Ka Rin, You Will Cry Too. Naging isa ito sa paboritong kantahin sa mga videoke. Ang isa pa niyang kanta, na ang title ay Sayang, ay naging isang paboritong tugtugin sa mga radyo. Ayon kay Arnel Pineda, siya ay nag-ayos at nagsulat ng maraming mga awitin. Kasama ang kanyang banda, na New Age, ay nagpatuloy sila sa pag-perform, habang ginagawa naman ang kanyang album. Ayon sa kanya, noong 2001, ay kumanta siya ng isang awitin, na ang title ay Looking Glass, kasama ang pambansang banda, na South Border, sa kanilang album, na The Way We Go. Ayon pa kay Arnel Pineda, bago pa ang 2001, ay bumuo siya ng isang banda, na tinawag na 9mm, na tumugtog sa mga nangungunang bar ng lungsod, kasama ang Hard Rock Cafe, sa Makati City. Noong 2002, ang kanyang binuong banda, ay tumugtog ng 3 buwan, sa The Edge, sa Lan Kwai Fong, sa Hong Kong. Noong 2004, ang 3 sa miyembro ng New Age, ay nagreforma, kasama ang isang babaeng singer, kung saan sila ni Arnel Pineda, ang lead vocals, at ito ay tinawag, na Most Wanted. Ayon sa kanya, ang kanilang banda ay tumugtog ng 3-4 na oras mula Lunes hanggang Sabado sa Cavern Club sa Hong Kong. Ayon pa kay Arnel Pineda, ay nagkaroon siya ng world tour kasama niya ang kanyang banda. Nagperform sila ng 2 beses sa bansang Chile at 2 naman sa Las Vegas. Ayon sa banda, ito ay napakalaking tagumpay sa kanila na ma-post ang isang serye ng mga pagpapakita sa panauhin at mga tampok sa magazine at nakakuha ng kasikatan sa Amerika si Arnel Pineda. Ayon sa kanya, ay noong 2006, matapos sila i-encourage ni Bert De Leon, isang Pilipino talent manager at TV director, ay bumalik si Arnel Pineda sa Pilipinas kasama si Monet Cajepe na isang gitarista. Bumuo sila ng banda na tinawag na The Zoo kasama si Makoy Alcantara
para sa drums, Edgar Mendoza, para sa keyboard, at si Emil Bondoc, para naman sa bass. Nagpirma sila ng kontrata sa kumpanya ni Bert De Leon, ang Sundance Entertainment Corporation. Ang unang album ng kanilang banda ay ang Zoology, na inilabas ng MCA Universal noong September 2007, na nagtampo ng 12 original soundtracks at isang cover song na Pain in My Heart. Lima sa mga ito ay isinulat ni Arnel Pineda, at ang iba ay kapwa isinulat ni Arnel Pineda, kasama niya si Mark Valiente. Ang kanilang banda, na The Zoo, ay gumawa ng mga cover songs na galing sa iba pang mga banda, lalo na sa international band. Ilan nga dito ay ang bandang Striper, Kenny Logan, The Eagles, Air Supply, Led Zeppelin, Aerosmith, Survivors, Journey, at iba pang mga sikat na banda at awitin mula pa noong 1970s, 1980s, at 1990s. Ang mga ito ay nagsimulang lumabas sa mga social media platform noong February 2007. Ayon sa kanya, ay noong June 28, 2007, kinontak ni Neil Sean na mula sa bandang Journey ang kanyang kaibigan na ang pangalan ay Noel Gomez, na nag-a-upload ng kanyang maraming performances sa mga social media platforms. Ang kanyang kaibigan ay kinontak ni Neil Sean upang humingi ng impormasyon na patungkol sa kanya. Ayon kay Arnel Pineda, ay nagpadala si Neil Sean ng isang email sa kanya na kung saan sinasabi sa email na inaanyayahan siya mag-audition para sa kanilang banda na ang Journey. Ayon sa kanya, nung una ay hindi niya ito pinapansin, ngunit nang makausap siya ng kanyang kaibigan na si Noel Gomez, ay nag-reply na agad siya sa email sa kanya ni Neil Sean. Makalipas lamang daw ang ilang minuto, ay nakatanggap na siya ng tawag na mula kay Neil Sean. Ayon kay Arnel Pineda, noong August 12, ay nagbiyahe sila kasama ang kanyang manager na si Bert De Leon papuntang Marin County na malapit sa San Francisco para sa isang linggo na pag-audition sa Journey Band. Ayon sa kanya, siya ay mainit na tinanggap at inilarawan ang kanyang audition bilang nerve-wracking tense. Noong December 5, 2007, ay opisyal na inihayag sa publiko ng bandang Journey na si Arnel Pineda ay ang bagong lead singer na ng kanilang banda. Ayon sa kanya, noong February 21, 2008, siya ay na-debut bilang lead singer ng Journey sa Viña del Mar International Song Festival na naganap sa Puente Vergara Amphitheater sa Viña del Mar sa Bansang Chile. Ang unang ginawang album ng bandang Journey na kasama si Arnel Pineda ay ang Revelation. Ito ay naging debut bilang number 5 sa Billboard Top 200 album chart sa isang linggo na paglabas nito. Ang kanilang unang album na ito ay nanatiling kasama sa Billboard Top 200 album chart sa loob ng 6 na linggo. Tinawag pa itong Certified Gold ng RIAA na mayroong higit sa 336,000 units na nabili sa loob lamang ng unang mga araw. Hanggang October 1, 2009 ay hawak nito ang platinum status. Naging mas maganda ang karera ni Arnel Pineda sa music industry matapos nito maging lead singer ng bandang Journey. Sinabi pa sa isang interview na kaparehas ng timbre ng boses ni Arnel Pineda ang dating lead singer ng Journey Band na si Steve Perry. Ayon pa sa sinabi ng isa sa mga miyembro ng bandang Journey na napakaswerte nila na nakilala nila si Arnel Pineda. Sa dami ng mga nakamit na tagumpay ni Arnel Pineda, hindi lang sa music industry, kundi sa iba pang mga bagay, ngayon ay maayos at masaya siyang namumuhay kasama niya ang kanyang pamilya. Ito ang buhay noon at ngayon ng dating veteran singer na si Arnel Pineda. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ikaw, anong masasabi mo tungkol sa naging career ng isang veteran singer na si Arnel Pineda? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next video.